iisang minuto yan ha. Baka ikin makalakong ng allies. 25, 24, 23, 22, 21. Go! Nakasampung segundo nga din ang batay. 45, 44, 43, 42, 41. Tay, huwag yahapong ang kapibilang ay. Ano naman? Ay, alati na. 25, 24, 23, 22, 21. Pagiging makalago kung daya sa STL, walang gayon ngayon. 15, 14, 13, 12, 11. Tay, tayo magbabaro lang. 5, 4, 3. Aba, ay takaintay nga din eh, kahusay. Magandang araw mga Batanggenyo, ito po muli si Eds, ang inyong kahanggan dito sa WOW Batangas. Ngayong araw ang unang araw ng Hunyo at tayong lahat ay patuloy pa rin ng buhay kahit mayroong pandemic na dulot ng COVID-19. Ang buong Pilipinas nga ay mapapailalim na sa General Community Quarantine at tayong lahat ay kailangang masanay sa malaking pagbabagong hatid nito sa ating buhay. Ika nga lagi sa atin ng mamay, the only permanent thing in this world is change. At ilan nga sa ating mga kababayan ay sinusubukan na mamuhay the new normal way. Tara! Tunghayan natin ang mga kwentong tampok sa Episode 5 ng Batangas Life. Ang mga topping sa malapot-lapot na lomi. Ang bagong alternatibong paraan ng pagtatanim. Ating tunghayan! Amedics Medical Center. Handang-handa nang magbigay ng serbisyong medikal para sa publiko. Sabay-sabay tayong kiligin sa pag-iisang dibdib, the new normal way. Dahil sa panunod sa YouTube ng kanyang manugang ay nagkaroon ng idea si Kuya Sammy, isang dating sundalo at magsasaka, na magtayo ng isang hydroponic urban farming setup sa kanyang bakuran dito sa Barangay Tampo, Lipa City. Ang hydroponic farming ay isang alternatibong pamamaraan ng pagpapalago ng halaman nang hindi kinakailangan ng lupa. Enero pa lamang nang sinimulan nilang itayo ito. At ngayon ay napagkukunan nila ng pang-araw-araw na pagkain at napagkakakitaan. Ayon sa kanya, sa panahon ngayon na limitado ang ating kilos, ay mahalaga ang makapag-produce tayo ng sarili nating pagkain at magkaroon ng alternatibong pagkakakitaan. Isang magandang balita para sa atin ang paggaling ng 11 sa mga non-medical and medical staff ng DepaMedics Medical Center nitong nakaraang 18 ng Mayo. Kasunod naman nito ay ang pagbubukas muli ng ilan sa kanilang mga pasilidad at serbisyong medikal para sa publiko. Sa katunayan, ngayong araw nga ay nagbukas ang kanilang Medical Arts Building para sa outpatient consultations. Tunghayan natin ang opisyal na pahayag ni Dr. Abito S. Nicanor, ang President and CEO ng DepaMedics Medical Center, at kung ano mga paghahanda ang kanilang ginawa sa muling pagbubukas nito. 2 buwan na ang lumipas, simula nang tayo manatili sa ating tahanan dahil sa COVID-19. Maswerte ang karamihan, kasama ang pamilya, at inip lamang ang isa sa kanilang nilalabanan. Samantalang, ang ilan sa ating mga kababayan, higit lalong mga nasa medical field, ay siyang sumusuong para makipaglaban sa kalabang hindi naaaninag ng ating mga mata at nagsasakripisyong para makapagpagaling ng iba. Malayo sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay, halos hindi kumakain ng tama sa oras, kulang sa sapat na pahinga at malaki ang tsansang mahawa sa sakit na ito. Kaya't karamihan na lungkot na lumabas ang balitang ilan sa kanila ang nahawa at naging positibo sa COVID-19. Makailang araw, naglabas ng official statement ang DepaMedics Medical Center, katulong ang IATF Lipa, hingil dito at agad kaming nagkaroon ng mahigpit ng aming guidelines at policies. Agad namin sinaraduhan at tinigil ang ilan sa aming mga serbisyo tulad ng emergency room, operating room, outpatient consultations, ancillary procedures, patient admissions, at lahat ng klase ng surgery para bigyan daan ang decontamination at disinfection ng aming mga pasilidad. Nagkaroon din ang hospital ng regular na decontamination, personnel, mass testing, pagtatalaga ng mga karagdagang sanitizing stations,
at pinaigting na pagtutupad ng health-related protocols sa mga daanan palabas at papasok ng ospital. Nitong mga nakaraang araw naman, isang magandang balita ang nalaman na gumaling na at tuluyang nang nagnegatibo sa mga sumunod na test ang aming mga medical and non-medical frontliners. Bilang pagiging totoo sa aming pangakong, our mission is life, our specialty is you. Kamakailan lamang ay muli namin binuksan ang aming emergency room, operating room, at ancillary services. Sa darating na Lunes, June 1, magsisimula na ang aming outpatient consultation services sa Medical Arts Building. Ang mga panuntunan sa pagpapakonsulta ay ibabahagan namin sa publiko sa pamamagitan ng aming official Facebook page at mga anunsyong pampubliko. Tunay na kahanga-hanga ang dedikasyon hindi lamang ng mga empleyado ng mga ospital kundi lahat ng frontliners na sa kabila ng nakaambang na panganib sa kanilang kalusugan ay mas pinili nila ng paglingkuran ng kapwa at magbigay tulong para sa paghilom ng bansa. Isang patunay na kung sama-sama tayong lalaban, mawawakasan natin ang pandemikong ito. Maghihilom at aangat tayong muli bilang isang bansa. Babangon tayong muli mga Pilipino. Babangon tayong muli Pilipinas. Sama-sama, tulong-tulong, we will heal as one. Sa inyong patuloy na pagsuporta, pag-intindi at pagmamahal, sa ngalan ng Lipamedics Medical Center, maraming maraming salamat po. Dahil sa COVID-19 pandemic, isa sa mga industriyang lubhang naapektuhan ay ating mga event suppliers at ang mga event services natin. Sa katunayan, ilan sa kanila ay nagsimula ng mag-ship sa ibang trabaho tulad ng online selling at delivery express. Nagkaroon din ng mas mahigpit na guidelines sa mga events at mass gatherings, kaya maraming mga events ang na-cancel o na-reschedule tulad ng kasal. Pero ika nga, love knows no boundaries, kaya hinamak ng mag-asawang i-interviewin natin ngayon ng lahat para lamang makamtan ng kanilang inaasam-asam na pag-iisang dibdib. Ating kilalanin si Kuya Arvin at si Ma'am Jean Carla. Hello po! Hello po! Hello! Yan, kamusta po kayo? First of all, congratulations po sa inyong pag-iisang dibdib. Talaga namang hinamak yung lahat. Salamat po. Thank you po. Kamusta naman po ang ilang araw nyong tuloy yun ang kumbaga legit na kayo ay mag-asawa? Masaya. Masarap sa pakiramdam. Parang tuwing gigising ka, nakatutulog, siya yung nakikita mo. Itulad dati na text lang, good night, yung ganun. Tapos pagising mo, good morning, text lang din. Ngayon, masasabi mo na yun ang personal sa kanya. Bago tayo magpunta dun sa kwentuhan natin about sa mismong kasal ninyo, kwentuhan nyo muna ako about sa paano ba kayo una nagkakilala at ano ba yung pinagsimulan ng love story nyo? Ganito kasi yun, nung time na yun, sa Amer yun, magpapasokan, meron kasi kami grupo noon, nag-offer kami ng mga libreng yung Brigada Eskwela. Kami yung naglilinis, yung ganon. Sa isang school, dun kami nag-Brigada Eskwela, then naglinis-linis kami. Pagkatapos ng isang room, next room. Tapos nung pangatlong room, biglang may nakita ako, uy, teka lang. Sabi ko, kinanaan akong maglilinis ng sarong na yon kasi nandun siya nung time na yon. Sakto namang naglilinis din siya. Nahiya talaga ako nung time na yon kasi lang ako nun nung time na yon. Parang malayo talaga yung agot namin. Teacher kasi siya eh. Ako, nag-offer lang kami maglilinis ng school. Gusto ko sana magpapansin sa kanya kasi mahigit 2 weeks kami nag-brigada eskwela sa school nung time na yon. Gusto ko kasi siyang kausapin nun ay walang time, walang pagkakataon. Ang ginawa ko, kasi yung tiyahin ko, teacher din doon. Inisto ko yung Facebook ng tiyahin ko. Kainan ko yung mga nakatag others. Wala akong identity sa kanya eh. Yung nakakilan lang, pangalan, hindi ko alam. Ang kilala ko talaga yung mukha. Sabi ko, basta makita ko lang yung mukha. Kahit pag nakikita ko yung mukha, kilala ko na kasi sa Facebook eh. Then yun, nakita ko siya. Yung palang pangalan niya, si Jean Carlo pala. Then, inad ko siya. Pero, hindi ko naman expect na i-accept niya ako. Yun, nung time na yun, nung in-accept niya ako, nag-chat-chat kami gano'n na parang lang.
kilala na rin niya ako nung time na yun, nung chat ako. Pero naglilinis pa rin ako nung room. Nagkakausap lang kami sa Facebook, sa Messenger. Pero pag in person, wala. Parang hindi kami magkakilala. Kasi ano eh, nahihiya kami. Then, nung natapos yung brigada, yun, dun ko na tinuloy-tuloy yung pangungulit. Chat ako ng chat. Kahit di siya nagchat-chat, chat pa rin ako ng chat. Hanggang sa one time, sabi ko, kung pwede manligaw, more than 7 times siya ako nabasted nun. Sabi ko, hindi. In love talaga ako nung time na yun. In love na ako sa kanya. Kaya nung nabasted ako, sige, isa pa. Nabasted ulit, sige, isa pa. Hanggang sa kahit mapilitan ka. Yun, nawa naman ng Diyos, napilitan siya. Naging kami, kasi nag-tricycle driver ako noon, eh doon siya nasakay sa amin. Kinakausap ko na yung mga tropa ko kong driver na kahit hindi ako mano, basta sumakay siya, ako na yung maghahatid. Sinetap ko na rin nung ganoon. Yun, hindi ko na rin siya pinababayaran. No? Si Ma'am Jean Carla, Ma'am Jean, ano naman yung first impression mo kay Kuya Irwin? Nung una mo siya makilala, makita mo siya? Ang ano ko talaga sa kanya, yung bad boy talagang, bad boy image talaga. Kaya sabi ko, ayoko din talaga. Kasi dahil nga, ano siya, makulit. Sweet naman siya at ganyan yung image. Kaya siguro na-fall na din. Saka ano, maalaga siya. Kailan kayo nag-decide na magpakasal na? Last year kami nag-decide. No? So starting tapos, last year, nag-prepare na talaga kayo for this. Kailan kayo dapat magpapakasal talaga? Magpapakasal kasi dapat kami. January 30, pumutok naman yung Bulkan Taal. Then, nung February, wala kami sa requirements pa noon. Ang total na napag-usapan, March 29. Then, nung time na yun, okay na lahat. ECQ naman. So, bawal na kuni. Then, parang hindi na yata talaga kami matutuloy sa kasal. Oo. Tapos, kaya lang namin siya na-move ng May 22. Kasi yung simbahan, tumawag din sa amin. Gusto daw namin ituloy ng May, pwede naman daw kasi kumpleto na po yung requirements namin. Kaso, ang mangyayari, hindi po siya yung katulad ng mga kasal dati na may mga abay, may mga ninong at ninang na madami. Doon po sa magaganap namin kasal, sabi ko yung simbahan ay compare lang ng ninong at ninang, tapos magulang lang, saka kami lang ang pwede. Pumayag na rin po. Nag-usap muna kami kung gusto namin yung itutuloy namin. Then nung nag-ano kami, kinausap naman namin yung mga magulang namin. Tapos yung mga abay, yung mga ninong at ninang na kung pwede, kami na lang munang pupunta sa simbahan. In-explain naman namin ang ayos yun. Kasi nung time na yun, nung nag-usap kami, at okay naman sa mga ninong at ninang, tsaka sa magulang namin. So, ginrab na namin. Kasi ito na yun eh, yung kaba, yung saya dapat na mararanasan namin nung March. Parang bumalik kahit papano nung May 22 na kahit hindi bongga basta magkasama tayo, kumarap sa simbahan, masaya na ako nun. Ano naman yung feeling na naikasal na kayo? Feeling, napakasaya yung pakaramdam kasi sa ilang buwan na na-extend, andun yung stress, yung panghihinayang na bakit na-cancel. Nung time naman na naikasal na kami, parang ang ginhawa na ng pakaramdam namin sa isa na nawala na yung isipin namin. Kasi tuwing papasok yung tanong ng ibang tao kung kailan ang kasal, na-stress kami eh. Kasi hindi namin alam yung unang step. Nagpapasalamat din ako sa mga kapatid ko noon kasi sila talaga yung gumawa ng step para sa plano namin. Maikasal talaga kami. After ba ng lahat ng ito, kapag okay na ang lahat at pwede na uli kayo magpakasal tulad ng normal na kasal dati, ulitin nyo ba ulit? Yes po. Siguro next year. Pero wala pa kami exact date kung kailan. Pero balak talaga namin ituloy next year. Kung ano yung naging plano namin before, gagawin pa rin namin siya next year kasi sayang na lahat eh, prepared na lahat po, nakaset na. Nakausap na namin yung mga sponsor na, yung mga catering, yung resort, lahat yun, nakausap na namin din. Kasi nung kinasal kasi kami, normal lang, plain white lang na polo, white dress lang. Dapat yung kasal talagang bongga namin, naka-suit. Nagpatay sa amin. Sayang naman kung hindi natin itutuloy uli yung kasal. Di mo naman pwedeng isuot ng namamasada, no? Gawa na po kasi
talaga lahat, as in prepared na lahat. So sayang naman. So itutuloy pa rin po namin. Siyempre sa tulong pa rin ng kanyang mga kapatid, since nasa wedding industry sila, ipupush pa rin namin na next year. Tama. Hanggang sa muli, na kami ikasal ulit. Yung kasama na yung buong family, friends. Ito, medyo curious ako ah. Kasi hindi ko alam kung ano yung talagang sistema ngayon pagdating sa pagpapakasal. Ito, isa to sigurado ako sa gustong itanong ng iba. Tinutuloy ba yung ano, kiss the bride kapag ka, ano, pag ikinakasal sa under sa loob ng GCQ? Sabi kasi ni Father, wala namang problema yon. Sabi nga niya, nasa ganat na kayong isang pag-iisang dibdib, natural lang daw gawin yon. Ina-allow naman nilang mag-kiss the bride. Madami din nagtatanong kung may gan. Meron naman. Hindi siya nawala, in fairness. Hindi naman pinakait ni Father yon. Pwede bang i-replay natin dito yung kiss the bride? Ah, pwede naman. Pwede ba ba? Pwede po ba? Pwede naman. Okay po. Sige po. Kiss daw. You may now kiss the bride. No. Kiss. Yeah. Yun. Sir, ayos ba? Ayos ba, sir? Ayos ba? Hindi, joke lang. Ayun. Ma'am Jean at saka Sir Arvin, maraming salamat sa pagbabahagi niyo ng inyong kwento. Patuloy po kayong mahahala. At maraming salamat no, na sa gantong panahon, mayroon tayong mga gantong klase ng balita na naririnig. Na sobrang nakaka-flip na makita na may mga tao na pagpapatuloy talaga yung mga plano nila sa buhay. Kahit gaano kahirap at kahit gaano paman ang pagdaanan. So, yun po. Congratulations ulit po sa inyo at maraming salamat po. Maraming salamat din po. Ingat po kayo. Ingat po. Salamat po. Salamat po. Maaring ang karamihan sa atin ay maraming agam-agam sa kung ano pwedeng mangyari sa mga susunod na araw. Maraming pagbabago, marami rin tayong mga natutunan mula dito. Kung kailan tayo babalik sa dati, ay walang nakakaalam. Ang mahalaga ay mabilis tayong matuto na maka-adapt sa new normal at maging maingat tayo sa mga desisyong ating gagawin. Gaano man ito kahirap sa atin, salubungin natin ito na may positibong pagtingin dahil alam nating may hangganan din itong lahat. At dito na nagtatapos ang 5th episode ng Batangas Live. Hanggang sa muli, matutong mag-adapt sa mga pagbabago, mag-ingat at magpalakas ng resistensya para hindi kapitan ng sakit. Mag-iingat po tayong lahat.